Hello everyone. Once more, this is your Tita Grace. Flex ko lang ipapakita ko sa iyo yung palay ko na ginamitan ko ng fermented plant juice kahit noon pang seedlings. Meron na akong dressing na sulfato mga 1 week ago. So itong palay ko ay 60 days pa lang. Ang ano kasi dinaanan na ng baha. At so meron akong pinalagay ulit na 2 sako na binhi na seeds. So yun, merong makikita kayong green pa. Meaning yun ang ikalawang yugto, ikalawang grupo ng seeds na hinagis, pinatubo. At ito na after 60 days. So, hindi masyadong malaki. Gaya ng ibang palay na ginamitan ng commercial fertilizers. Ngunit tingnan nyo ang pagkahitik ng bunga, hindi naman magpahuli sa iban at sa tindig ng palay. Ito ay makikita mong mas sturdy at ating palapitan yung iba. Meron ding bago lang na lumitaw na bunga sa ikalawang grupo ng seeds na hinagis. At dahil sa fermented plant juice, pwede rin magsabay sila kasi yung ikalawang paglagay ng ginamitan ng fermented plant juice upang yung mga palay ay madaling mag-mature. So yan na ang resulta ng paggamit ng fermented plant juice. Ang problema ko lang, hindi lahat na palay ay na-reach ng tubig. So maraming hindi na buhay at siguro ang iba ay pumunta sa ibang mga aming taniman, farm beds na mas mababa. Ngunit ang aking fertilizer na fermented plant juice ay dito ako naka-save kasi mas konti yung presyo at ang mainam dito walang toxic chemicals na makakain ka kung makain mo ang produkto ng aking palay. Pagkat ito ay may mga enzymes na
makaheal o makagamot ng mga sakit. At ito ay makakabuti ng kalagayan ng inyong katawan. So this is healthy at the same time less expensive. So thank God for this technology. Ako ay nakasave dahil sa fermented plant juice. Kasing bisa din ng commercial fertilizer. So that's all for now. Thank you for viewing. God bless. Update ko kayo sa susunod na mga araw. Alam kong lalaki pang mga bunga kasi 60 days lang ito. So, thank you once more.